guys, welcome back to another video. If you're new here, I am Mami Jane. And for today's video guys, gusto ko lang i-share kung paano nga ba namin pinlano and sinelebrate yung first birthday ni Baby Melon. And guys, kakaliko ko lang kaya medyo basa pa yung hair ko. So ayun nga, grabe ang bilis talaga ng panahon. Pinanganak si Baby Melon last year na pandemic. And ngayon is pandemic pa din. Kaya medyo mahirap pa talaga mag-celebrate ng mga occasions ngayon. Kasi as much as possible, hindi pa talaga totally recommended yung mga large gatherings. Kaya i-share ko sa inyo kung paano namin sinelebrate yung birthday ni Baby Melon sa bahay. From decorations, food, games, and then yung outfit niya. And una-una syempre yung venue. And ang naging venue namin is dun lang sa tapat ng bahay namin. The usual, like we always do kapag may mga celebration sa bahay. And kapag medyo gusto namin ng may konting pa-design, ganun. So ayun, dun pa lang talaga is malaki na yung na-save natin kasi hindi natin kailangan mag-rent or bumayad pa para sa magiging venue. And since konti lang din naman talaga yung in-invite ko at pinipili lang din talaga, saktong-sakto lang din talaga yung space sa harap ng bahay namin. And we wanted to be a simple celebration lang at hindi naman dahil sa nagkukuripo tayo. Siyempre alam naman natin na pandemic ngayon at medyo mahirap talaga ang buhay. Ramdam-ramdam natin yan. Kaya medyo konti lang din talaga yung allotted na budget namin for Baby Melon's first birthday. And, pero syempre kahit simple lang, gusto ko pa rin naman na maging simple but especially magiging worthy ng anak ko. Syempre as a mommy, I want all the best for my baby. And gusto ko talaga maging memorable yung birthday niya para paglaki niya, masasabi niya, oh ito pa rin naging birthday ko nung 1-year-old ako. O diba, kaya kahit sabihin na medyo budgeted lang, sabi ko, bawiin na lang natin yan sa setup and decorations. And so ayun nga, ang naging team ng birthday party ni Baby is One in a Melon. Since ang name niya is Melon, kaya diba tumuntungma rin talaga dun sa naging team niya. Actually, it's Janaya Melon. And Janaya means gift of God and Melon means special. Kaya talagang I wanted to be special. So ayun, share ko sa inyo yung aking mga naging decor haul sa Shopee. Yes po, Shopee, kasi hindi naman talaga ako lumalabas or napupunta pa ng mall. Kaya salamat, Shopee! Kaya ito, share ko sa inyo yung aking mga order sa Shopee. Actually, advance order to. Nag-start ako mag-order February pa. Kaya tips ko rin sa inyo mga mamshi, mag-advance order na rin kayo kasi syempre in our situation ngayon, hindi natin masasabi na pwede yung mga delay shipment mga parcel para hindi na rin tayo ma-short sa oras. So, ayan. Ito. And unahin ko itong backdrop na nalagay ko sa Shopee. Masyado malaki, hindi ko na siya i-open pa. And basta ang size nito is 210 by 150 cm kaya sakto-sakto talaga siya dun sa setup na ginawa namin. And i-touch ko na lang sa screen yung design na ginawa namin. And alam nyo guys, ang ganda ng backdrop na nabili ko ito sa Shopee kasi ready-made na siya and ikakapit mo na lang. Actually, ang naisip ko nung una is tarpaulin talaga kaso medyo nag-aalanganin ako kasi di ba medyo common yung tarpaulin. Eh, sabi ko, ano kaya malaking tarpaulin? Basta hindi ko maisip nung una kaya buti na lang talaga minakita ko sa Shopee nito. Kaso medyo matagal nga lang yung shipment dito kaya buti na lang maaga ako nag-order kasi galing pa siya ng China. Kaya yun talaga yung tips ko sa inyo mga mamis, mag-advance order na talaga kayo kasi sa situation natin ngayon, diba? Talagang hindi maiwasan yung mga delay ng shipment ng mga parcel, kaya mainam na yung hindi na tayo masi-short sa oras pa. And next naman itong birthday banner na nabili ko sa Shopee, eto. So ito, medyo naano ako dito kasi nung nag-order ako, hindi ko napansin na dalawa pala yung quantity na nalagay ko. Yun din mga momshi, advice ko sa inyo bago kayo mag-place order, check nyo talaga muna yung quantity. Kasi minsan, di ba, kahit naglagay tayo ng one, minsan pag i-place order na natin, nagiging nadadagdagan yung quantity. Kaya
Marami naman ka ako na in-order ko sa Shopee. Ito lang naman yung hindi ko napansin talaga. Hindi ko na-check ang booty, kaya... Ayan, dalawa yung dumating na ganito. So, ito yung isa, hindi ko nagamit. Kasi nga, isa lang naman yung kailangan. And ito, maganda itong mga mamshi kasi ito yung... nilalagyan niya ng monthly birthday photoshoot niya from 1 month to 12 months niya. So, iyo, maganda itong birthday banner na ito. Lang to, but parang 50 pesos ko lang siya nabi sa Shopee. And next naman mga mamshi, itong 1 in a million birth banner na nakalagay na 1 in a million of words. Actually, ito yung medyo yung tipo ko na ano naman bumili ko sa Shopee kasi medyo mahal siya. I think 209 to. And nung nakita ko siya, sabi ko, parang kaya-kaya ko naman itong gawin. Sabi ko, sayang naman, bakit nag-order pa ako? Pero wala, na-order ko na rin kaya ginamit ko na rin siya. Actually, maganda naman din siya, pero kung titignan mo kasi parang madali lang siyang gawin. And may nabibili naman kasi mga glitter paper na ganito. Kaya dito lang ako medyo nahinay sa pagkakabili ko ito kasi medyo mahal siya. Okay lang sana kung 50 pesos na kaso 209 siya. So ayun mga mamshi, wala tayong magagawa diyan kasi nabili natin ito and nagamit ko na rin naman. Kaya okay na din. So next naman is yung balloons. Ito. So bali minatero na lang ako na balloons na dalawa. Ito. So dami ng balloons. Buti may nagtabi pa pala ako kasi nagamit talaga lahat. Yun yung kagandaan sa pagkaka-order ko. Wala talagang nasayang. Kasi talagang binibilang ko lang o tinatansya ko talaga mabuti kung ano lang magagamit para walang sayang. So ito, ang cute lang ng balloon na to kasi ang dami nagtatanong kung saan ko daw siya na-order. Kasi nakakatawa, meron siyang print talaga na watermelon. And maganda siya kapag nakantik up. So ito siya mga mamshi kapag napalogo na siya. Ang cute diba kasi meron siya mga watermelon na print. And marami itong balloons na nabili ko. Pakita ko na lang sa inyo sa screen. Bumili rin ako ng plastic table cover na disposable para pang patong dun sa table. Bali, actually dalawa itong nabili ko pinisama ko lang sa plastic. And mura lang din siya, para nabili ko lang about 29 pesos, I think. Okay din kasi talagang magagamit mo rin talaga siya. And next naman is yung ito. Ito yung cupcake stand na binili ko. And isa lang yung binili ko kasi parang 12 pieces lang naman din yata yung in-order ko na cupcake. Kaya sakong-sako lang naman din siya. So ayun, maganda rin to. And in-order ko siya sa Shopee. And meron din ako in-order na ito. Cake stand. Dito lang ako medyo tinanong kasi mababa lang pala siya. Siguro mas maganda yung medyo mas mataas. Bali ito kasi is 28 cm. Pero okay na rin naman kasi nagamit ko rin naman talaga siya. Next is yung sa mga giveaways. Bali, hindi ako nag-order ng loot bag kasi wala akong nakita na loot bag na 1 in a million. And kaya sabi ko, gawa na lang ako siguro ng personalized. Kaya nag-order na lang ako ng clean na paper bag. Kaso, nung dumating to is
Sabi ko, may disappointed ako kasi bakit ang laki? Kasi expect ko, parang kasing laki lang ng loot bag yung in-order ko. Pero, later on, na okay na rin naman siya kasi mas okay rin pala kayo malaki kasi naisip ko na, ah, maganda pala siyang gawing personalized, dikita lang ganito. So, ayan, dinikita ko siya at least naging personalized pa siya, naging one in a million pa rin yung kanyang team. Kasi nga, kung sa loot bag, wala akong makita loot bag na may one in a million na print. So, ito, kaya nagpa-print na lang ako ng... Nagpa-print lang ako sa bond paper ng ganito and then dinikit ko lang siya isa-isa. Kaya, mas maganda pa yung kinalabasan niya. Kaya ito, bali, bumili ako ng 50 pieces nito. Siguro, ito parang 5 pesos lang yung isa niya. Kaya, mas mura pa siya. Tsaka, mas maganda pa siyang gamitin. At tsaka, mas maraming malalagay. And, eto. Bumili rin ako ng balloon stand. Tapos, eto na lang yung natira. Kasi, nung kinuha nila yung balloons, kinuha rin nila yung mga stick. So, ang natira na lang is yung pinaka. Eto yung stand niya. Balibalaw itong binili ko. Maganda rin siya, kaso parang one time use lang siya, kung hindi mo siya iingatan, madali talaga mawala yung mga kasama niya. Eh, madali din siyang maputol. Pero kung pang decoration talaga, maganda rin naman talaga siya. Eh, na-order ko dito sa Shopee. And, eto, nag-order din ako ng paper plate and cup na kulay red, kasi di mga one in a million is red, green, so ito, match din naman siya. And konti lang in-order ko kasi parang pang ano lang siya. Gumamit din naman kami ng mga babasagin na plate at babasagin na glass baso. Kaya ito naman is pang design na siya sa table. And ito mga momshie, bumili rin ako ng ano ba ito, balloon holder. Kaso hindi ko siya nagamit kasi pagkakita ko sa kanya, ang liit pala niya. So ito yung one of my regret buying sa Shopee kasi hindi ko talaga siya nagamit. Siguro, next occasion siguro, maybe baka magamit din naman. Sayang sa tabi ko na rin. Then, ito din, hindi ko siya nagamit kasi nakalimutan ko siya ilabas. And okay lang din kasi hindi naman din talaga siya tugma dun sa team. And ang tagal ko talaga naghanap, wala ako nakita na party hat na one in a million. Puro Disney, princess. So ayun, okay lang din naman na hindi siya nagamit kasi hindi naman siya tugma dun sa team. Buti na lang konti lang yung nabili ko, 30 pieces. And mura lang naman to, kaya tatabi ko na lang siguro sa next birthday ng mali niya, baka magamit ko rin naman sa ayan. And lastly, itong 3D letter. Pero hindi ako nag-order sa Shopee kasi ginawa ko lang siya DIY. Kasi sabi ko, kaya ko naman yata itong gawin. So ayun nga, nakagawa ako. And hindi na ako gumastos. Malaki na save ko kasi kung bibili ako nito sa Shopee, medyo mahal din talaga per letter. Kaya buti na lang, nakagawa ako. So gumawa ako ng letter M, letter E. So, ang laki naman save ko kasi kaya-kaya ko naman siyang gawin and medyo madali na naman siya. Mag-aalag ka nga lang talaga ng oras kasi medyo matagal din siyang gawin. Kaya, yun, di ba, okay na naman natin makatipid. Kung kaya natin gawin paraan ng DIY, why na, di ba? And, eto, may ginawa din ako, number one. Number one. So, ito, gawa ko lang siya. Meron ako nakita sa bahay na petals na ano ba yan? Mga peking petals na what the term? Basta yun, nakalimutan ko. Bakit pag iniisip mo hindi mo maalala? Basta peking petals na sabi ko, parang maganda siyang gawin kasi sakto naman din yung kulay niya green and actually it's maroon. Pero nag-match naman din siya dun sa team na one in a million.
So, di ba? Malaki din na save ko kasi from gawa lang sa karton na binalutan ng konti ng cartolina and then makakagawa ka na ng ganito. And lastly pala mga ma'amshi, meron din ako in-order na t-shirt kaya ito suot ko siya. Ito yung team ni Baby na One in a Million. Bali, in-order ako for me and for her daddy. Kaso nga, hindi nakatingin dati niya kasi medyo malayo and then din sa family niya. Kasi alam niyo naman yung situation, medyo mahirap yung mode of transportation. Kaya for safety na rin, mahirap na din kasi ipilit. Siyempre, from Cavite, medyo madami cases doon. Kaya sabi ko, bawi na lang siguro sa Binya. Kaya nag-order ako for me, then, and then for my son, sa panganay ko, and for her daddy sana kasi hindi lang nagamit. Kaya eto, ang ganda niya kasi one in a melon, ma'am. And then dun sa panganay ko is one in a melon, kuya. And then for her daddy is one in a melon, daddy. So yun guys, ang ganda pala ng t-shirt na to kasi ang ganda ng pagkakaprint niya kasi hindi siya yung parang rubber na dinikit lang. Kasi kung touch mo siya, parang siyang, alam mo yung smooth na, hindi mo siya, ano na, parang may rubber, tsaka hindi siya may sa katawan. So, yun lang guys. I hope may na-share ako sa inyo. And before I end this video, please click the subscribe button kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel namin. And thank you so much guys for watching. And stay safe and God bless us all.